Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumain yung lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po muna natin pagsisihan ng ating mga kasalanan upang tayo po'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong ang iyong anak ay mabayubay sa krus para sa aming lahat, upang ang paniniil ng kalaban ay kanyang mabigyang wakas. Ipagkaloob mong aminawang makamtan ang pagpapalang kaloob ng muli niyang pagkabuhay bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ang makapangyarihang Panginoon ang nagturo sa akin ng sasabihin ko para tulungan ang mahihina. Tuwing umaga'y nananabik akong malaman kung ano ang ituturo niya sa akin. Binigyan niya ako ng pangunawa. Hindi ako naghimagsik ni tumalikod sa kanya. Hindi ako tumutol nang bugbugin nila ako. Hindi ako kumibo nang ako'y kanilang insultuhin. Pinabayaan ko silang bunutin ang buhok ko't balbas. Gayun din nang lurhan nila ako sa mukha. Ang mga pagtustang ginawa nila'y di ko pinapansin, pagkat ang makapangyarihang Panginoon ang tumutulong sa akin. Handa akong magtiis, pagkat aking batid, na ang sarili ko'y di mapapahiya. Ang Diyos ay malapit, at Siya ang magpapatunay na wala akong sala. May mga ngahas bang maghabla sa akin? Magharap kami sa hukuman at ilahad ang kanyang bintang. Ang Panginoon mismo ang magtatanggol sa akin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, ako'y iyong dinggin sa panahong iyong ibigin. Poon, ako'y iyong dinggin sa panahong iyong ibigin. Dahilan sa'yo, ako'y inaglahi. Napahiyang lubos sa pagkaunsyami. Sa mga kapatid, parang ako'y iba. Kasambahay ko na'y di ako kilala. Ang pagmamahal ko sa banal mong templo, matinding matindi sa kalooban ko, sa akin bumagsak
paghamak sa'yo. Poon, ako'y iyong dinggin sa panahong iyong ibigin. Kaya naman ako'y wala ng magawa. Ang inasahang kong habag ay nawala. Ni walang umaliw sa buhay kong aba. Sa halip na pagkain nang ako'y magutom, ang dulot sa aki'y mabagsik na lason, suka at ditubig ang ipinainom. Poon, ako'y iyong dinggin sa panahong iyong ibigin. Pupurihin ang Diyos aking aawitan, dadakilain ko't pasasalamatan. Kung makita ito niyong mga dukha, sila ay sasamba sa laki ng tuwa. Dinirinig ng Diyos ang may kailangan, lingkod na bilanggoy di nalilimutan. Poon, ako'y iyong dinggin sa panahong iyong ibigin. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Judas Iscariote, isa sa 12 ay nakipagkita sa mga punong saserdote. Ano po ang ibibigay ninyo sa akin kung tulungan ko kayong madakip si Jesus? Tanong niya. Noon din ay binilangan nila siya ng 30 salaping pilak. Mula noon, humanap na si Judas ng pagkakataon upang maipagkanulo si Jesus. Dumating ang unang araw ng kapistahan ng tinapay na walang lebadura. Lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong, "Saan po ninyo ibig na ipaghanda namin kayo ng hapunang pangpaskwa?" Sumagot siya, "Pumunta kayo sa lungsod at hanapin ninyo ang taong ito. Sabihin sa kanyang ganito ang ipinasasabi ng guro, 'Malapit na ang aking oras. Ako at ang mga alagad ko'y sa bahay mo kakain ng hapunang pampaskwa.'" Sinunod ng mga alagad ang utos ni Jesus, at inihanda nila ang hapunang pampaskwa. Nang gabing yaon, dumulog sa hapag si Jesus kasama ang 12 alagad. Samantalang sila'y kumakain, nangusap si Jesus, "Sinasabi ko, isa sa inyo ang magkakanulo sa akin." Nanlumo ang mga alagad at isa't isa'y nagtanong sa kaniya, "Ako po ba, Panginoon?" Sumagot siya, "Ang kasabay kong sumausaw sa mangkok ang siyang magkakanulo sa akin. Papanaw ang anak ng tao ayon sa nasusulat. Ngunit sa aba nang magkakanulo sa kaniya, mabuti pang hindi na ipinanganak ang taong iyon."
Si Judas na magkakanulo sa kanya ay nagtanong din, "Guru, ako po ba?" Sumagot si Jesus, "Ikaw na ang nagsabi." Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po tayong lahat. Hindi po natin alam kung bakit ipinagkanulo ni Judas ang mahal na pong Jesus Nazareno. May mga nagsasabing dahil nga pinasok siya ni Satanas. Gaya ng binasa natin kahapon ayon kay San Juan. Ganon din ang sinasabi ni San Lucas. Pero bago pa man siya naimpluensyahan ng masamang espiritu, ipokrito na siya't magnanakaw. May mga mananaliksik na nagsasabi ding may motibong politikal si Judas. At may mga nagsasabi pang kung hindi raw niya ito ginawa, ay di wala raw passion, death, and resurrection. Pero parang medyo malayo na yun, ano ho? Ang alam lang natin, alam ni Jesus na ipagkakanulo siya at alam niya kung sino ang magkakanulo sa kanya. Ang alam pa natin, hindi naman ito pangyayaring naganap lamang sa iisang kisap mata. Kung lalawak-lawakan po natin ang ating pagbabasa, matutuklasan po nating pagsisisihan niya ito. Isa sa uli ang pera, mapapadpad siya sa ilang at doon matatapos ang kanyang buhay. May nagsasabing sa pamamagitan ng pagpapakamatay, pero ang iba ay iba naman ang pagkakasalarawan. Ang pagkakapunta po niya sa mga Pariseo at mga punong saserdote para ipagbili ang sarili niyang kasamahan ay isa sa marami niyang mga desisyong maaaring hindi masyadong napag-isipan. Dala ng compulsion, despair, o kapusukan. Maaaring karakteriological nasa kanya ang ganitong pamamaraan. O ang ibig sabihin bahagi na ng kanyang katauhan. Maaari din namang developmental o umusbong na lang sa kanya. Ang pahapyaw po nating pagsusuring ito sa galawan ni Judas ay may malaking hamon sa atin na maging mapagbantay sa sarili nating mga diskarte sa buhay. At kung paano po natin sinasalunga ang buhay. Mabuting makita po natin kung ano ang motibasyon natin sa ating mga ginagawa sa buhay o sa mga hindi natin ginagawa sa buhay. Mabuti ring makita natin kung paano tayo nakikipagdayalogo sa ating mga hinahangad. May gusto tayo, paano tayo nakikipagdayalogo sa kagustuhan nating yun? O impulsively, kinukuha lang natin. We want something and we take that something simply because we can. O kaya naman mabuti ring makita natin kung ano ang mga nagtutulak sa ating mga pagdedesisyon. Napag-iisipan ba nating mabuti ang ating mga desisyon sa buhay? O at the spur of the moment, desisyon ka agad. Without thinking. Ang isa pa ay kung saan tayo dinadala ng ating mga ginawang desisyon.
Ang malinaw na nakikita po natin ngayon sa kwento ni Judas ay ang pagkahulagpos niya sa kanyang angkor. Nakabitiw siya kay Jesus. Nawala tuloy ang lahat sa kanya. Sa patuloy po nating paglalakbay sa napakasolem na mga mahal na araw na ito, minamahal kong mga kapatid, binibigyan po tayo ng sapat na pagkakataong makapagbulay-bulay, makapagnilay, makatitig ng matagal, makababad sa ating kalooban, matambayan ang ating sarili. Isama natin ang mahal na poong Jesus Nazareno sa prosesong ito. Sabayan natin siya at huwag bumitiw sa Kanya. Nasa Kanya po ang ating balanse. Siya ang ating angkla ng katiwasayan, ang markang ating aabutin, ang ating destinasyon. Idalangin natin sa Espiritong Banal na lagi tayong gabayan sa biyaheng ito ng buhay. Mahal na poong Jesus Nazareno, huwag po ninyong hayaang makabitiw kami sa inyo. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, habang nalalapit tayo sa Biyernes Santo, taglay ang pagtitiwala sa ating mapagmahal na Diyos. Alalahanin natin ang mapanligtas na gawain ni Kristo na Kanyang lingkod. Sa bawat panalangin ang atin pong itutugon, Ama, basbasan mo kami sa dugo ni Kristo. Ama, basbasan mo kami sa dugo ni Kristo. Ang mga nagdaranas lang hindi makatarungang pagdurusa, naway magpamasa ng papagninhawa ng Panginoon sa pamamagitan ng kanilang malinis na bulhi. Manalangin tayo. Ama, basbasan mo kami sa dugo ni Kristo. Ang ating mga sariling pagdurusa, naway magpalago ng ating pananampalataya sa Panginoon. Manalangin tayo. Ama, basbasan mo kami sa dugo ni Kristo. Ang mga kasama natin na nagpapaliban ng kanilang pangungumpisal, bunga ng pagmamalaki, takot o katamaran, naway maging bukas ang isip sa pangangailangan ng kapatawaran ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, basbasan mo kami sa dugo ni Kristo. Ang mga may sakit at lahat ng nagdurusa, naway makaranas ng nakapagpapagaling na presensya ni Kristo. Manalangin tayo. Ama, basbasan mo kami sa dugo ni Kristo. Sa saglit na katahimikan ng ating puso ay atin pong idulog. Ilapag natin sa dambana ng mahal na pong Jesus Nazareno lahat ng dahilan kung bakit tayo naririto ngayon. Yun pong mga nilulunggati ng ating puso, mga isinisigaw ng ating kalooban. Manalangin tayo. Ama, basbasan mo kami sa dugo ni Kristo. Ama naming Diyos, ibinigay mo sa amin ang iyong bugtong na anak upang maging halimbawa ng aming pamumuhay at kamatayan. Tulungan mo kaming makapamuhay at kung kinakailangan ay mamatay nang naaayon sa kanyang pamamaraan. Hinihiling po namin ito sa pamamagitan niya na aming Panginoon. Amen. Magsipo muna po ang lahat.
Manalangin po kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming paghahain at gawin mong ang pagganap namin sa pagsasakasulukuyan sa pagpapakasakit ng iyong anak ay magdulot sa amin ang katapatang wagas sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Nababanaaga na namin ang pagdiriwang sa kanyang pagpapakasakit at pagkabuhay. Malulupig na ang dating pagsuway sa pag-ako sa kanyang kusang loob na katapatan at magaganap na ang pag-alala sa aming pag-anib sa iyong tinubos na angkan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming ubispot ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas.
kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo't maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, nasa presensya po tayo ng Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi po ng pari o ng lay ministers ng katawan ni Kristo at isubo po agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay ministers. Sumunod po tayo. Amen.
Announcement, inihahandog po ng Simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medallion. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. At ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Mga paalala po sa mga nagsisimba, pagkatapos po ng Misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna po sa inyong mga lugar. At tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang po ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pakundangan sa pagkamatay ng iyong anak, na sa pagdiriwang na ito ay siyang nagaganap, ipagkaloob mong kami makapanalig ng wagas sa kaloob mo sa aming buhay na walang wakas, sa pamamagitan din niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krusang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo at pagpalain ang kanilang mga pinasasalamatan, hinihiling at mga pinagsusumakitan sa araw-araw, pati na ang daladala nilang mga imahen at dasalan. Matagpuan dinawa nila ang kanilang mga hinahanap. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat at ang inyong pamilya at mga komunidad ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Naihandog na po natin ang banal na misa sa paglalakbay po natin sa buhay. Lumakad tayo sa liwanag, kapayapaan at pag-asa ng ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka Aral mo ang aming buhay.
sa